ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Halina at matuto ng bagong arali. Halina at matuto ng bagong arali. Ang ating asignatura ngayon ay Araling Panlipunan 1, Unang Markahan, Week 1. Ang ating aralin ay Sino Ako? Sino nga ba ako? Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahan na maipakikilala at maibibigay mo ang sariling batayang impormasyon para sa pagpapakilala. Sasabihin mo ang iyong pangalan, magulang, karawan, edad, tirahan, paaralan at iba pang pagkakakilanlan at mga katangian bilang Pilipino. Pakinggan natin ang usapan ng tatlong batang ito. Ako si CJ, nakatira ako sa Cainta, Rizal. Ako naman si Job, ako ay nasa unang baitang. Ako si Elena, ako ay 6 na taong gulang. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang isa, iguhit o i-drawing ang masayang mukha sa kahon kung tama ang pahayag at malungkot na mukha kung hindi. Gawin ito sa inyong kwaderno. Unang bilang, ang bata, pagkasilang ay may pangalan na. Natataglayin niya hanggang sa kanyang paglaki. Mayroon siyang 10 segundo upang sagutin ang tanong nito. Ulitin natin, ang bata, pagkasilang ay may pangalan na. Natataglayin niya hanggang sa kanyang paglaki. Para sa ikalawang bilang, karamihan sa mga Pilipino ay singkit at itim ang kulay ng mata. Ulitin natin, karamihan sa mga Pilipino ay singkit at itim ang kulay ng mata. May mga batang nakilala bilang mga Bicolano. Sila ay Pilipino. Ulitin natin. May mga batang nakilala bilang mga Bicolano. Sila ay Pilipino. Para sa bilang 4, maraming bata ang nagsasalita ng Tagalog, Bisaya, Waray, at sila'y Pilipino pa rin. Ulitin natin, maraming bata ang nagsasalita ng Tagalog, Bisaya, Waray, at sila'y Pilipino pa rin. Ikalimang bilang, mahalaga na ang bata pagkasilang ay may kinikilalang magulang at nag-aalaga habang siya ay lumalaki. Ulitin natin, mahalaga na ang bata pagkasilang ay may kinikilalang magulang at nag-aalaga habang siya ay lumalaki. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 2, ibigay ang wastong impormasyon na hinihingi ng sumusunod na mga sitwasyon
isulat ang sagot sa kwaderno. Unang bilang, may bago kang kalaro at nais niyang makipagpakilala sa iyo. Makipagkilala. Again. May bago kang kalaro at nais niya makipagkilala sa iyo. Alin sa sumusunod na impormasyon ang nararapat mong sabihin? A. Tamang edad. B. Tamang tirahan. C. Numero ng telepono. D. Tamang pangalan. Ulitin natin. May bago kang kalaro at nais niyang makipagpakilala. May bago kang kalaro at nais niyang makipagkilala sa iyo. Alin sa sumusunod na impormasyon ang nararapat mong sasabihin? A. Tamang edad. B. Tamang tirahan. C. Numero ng telepono. D. Tamang pangalan. Para sa ikalawang bilang, ang iyong kapatid ay nag-imbita ng kanyang mga kaibigan para sa salo-salo sa susunod na linggo dahil ito'y araw ng kanyang kapanganakan. Ano ang kanyang ipagdiriwang? A. Araw ng kapanganakan. B. Araw ng Pasko. C. Araw ng mga puso. D. Araw ng mga nanay. Ulitin natin. Ang iyong kapatid ay nag-imbita ng kanyang mga kaibigan para sa salo-salo sa susunod na linggo. Dahil ito'y araw ng kanyang kapanganakan, ano ang kanyang ipinagdiriwang? A. Araw ng kapanganakan. B. Araw ng Pasko. C. Araw ng mga puso. D. Araw ng mga nanay. Bilang tatlo, unang araw mo sa paaralan. Bawat isa sa inyo ay tinanong ng guro kung ilang taon na ang bawat isa sa inyo. Alin sa sumusunod na sagot sa guro ang dapat mong sabihin? A. Ako po ay 6 na taong gulang. B. Ako po ay nakatira sa Barangay San Roque. C. Ako po ay nasa unang baitang. O D. Ako po ay anak ni Jose at Marta. Ulitin natin. Unang araw mo sa paaralan. Bawat isa sa inyo ay tinanong ng guro kung ilang taon na ang bawat isa sa inyo. Alin sa sumusunod na sagot sa guro ang dapat mong sabihin? A. Ako po ay 6 na taong gulang. B. Ako po ay nakatira sa Barangay San Roque. C. Ako po ay nasa unang baitang. D. Ako po ay anak ni Jose at Marta. Naliligaw ang kaeskwela mong si Myra. Alin sa sumusunod na impormasyon ang unang dapat sabihin upang matulungan siyang makauwi? A. Saan siya nag-aaral? B. Saan siya ipinanganak? C. Saan siya nagsisimba? D. Saan siya nakatira? Ulitin natin. Naliligaw ang kaeskwela mong si Myra. Alin sa sumusunod na impormasyon ang unang dapat niyang sabihin upang matulungan siyang makauwi? A. Saan siya nag-aaral? B. Saan siya ipinanganak? C. Saan siya nagsisimba? D. Saan siya nakatira? Upang higit ka pang matuto, alin sa sumusunod na katangian bilang mag-aaral ang nararapat mong ipakita habang nagtuturo ang guro? A. Pakikinig sa guro. B. Pakikipaglaro habang nagkaklase. C. Nakikipag-usap sa kaklase habang nagtuturo si teacher. D. Pagtahimik at di pagsagot sa tanong ng guro. Ulitin natin. Upang higit ka pang matuto,
alin sa sumusunod na katangian bilang mag-aaral ang nararapat mong ipakita habang nagtuturo ang guro? A. Pakikinig sa guro. B. Pakikipaglaro habang nagkaklase. C. Nakikipag-usap sa kaklase habang nagtuturo si teacher. D. Pagtahimik at di pagsagot sa tanong ng guro. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang tatlo, kopyahin at punan ng tamang impormasyon ang bawat patlang. Gawin ito sa kwaderno. Ako ay si... Sabihin ang iyong pangalan. Ipinanganak ako noong ika... Kailan ang iyong kaarawan? Ang pangalan ng aking tatay ay... Anong pangalan ng tatay mo? At ang aking nanay ay si... Sabihin ang pangalan ng iyong nanay. Ako ay nakatira sa barangay... Sabihin kung saang barangay ka nakatira. Ulitin natin. Ako ay si... Sabihin mo ang iyong pangalan. Ipinanganak ako noong ika... Kailan ka ipinanganak? Kailan ang birthday mo? Ang pangalan ng aking tatay ay... Anong pangalan ng tatay mo? At ang aking nanay ay si... Anong pangalan ng nanay mo? Ako ay nakatira sa barangay. Saan ka barangay nakatira? Basahin at unawain. Ang bata habang lumalaki ay may mga matayang impormasyon sa sarili at iba pang katangian na kailangan niyang malaman upang magkaroon siya ng pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ulitin natin. Ang bata habang lumalaki ay may mga batayang impormasyon sa sarili. Ito ay ang... Ulitin natin. Ang bata habang lumalaki ay may mga batayang impormasyon sa sarili at iba pang katangian na kailangan niyang malaman upang magkaroon siya ng pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ano-ano ba ang mga batayang impormasyon na dapat ay alam na alam mo? Una ay ang iyong pangalan. Pagkasilang sa sanggol, ibinibigay sa kanya ng mga magulang ang pangalang dadalhin niya hanggang sa kanyang paglaki. Halimbawa ng pangalan ay Jose Abad Santos. Ikaw, ano ang iyong pangalan? Edad. Ito ay kung ilang taon ka na. Ito ay tumutukoy sa bilang ng taon na nabubuhay ang tao at ipinagdiriwang tuwing sasapit ang araw ng kanyang kapanganakan. Halimbawa, si Marife ay 6 na taong gulang na noong 3 ng Mayo. Ulitin natin. Edad. Ito ay tumutukoy sa bilang ng taon na nabubuhay ang tao at ipinagdiriwang tuwing sasapit ang araw ng kanyang kapanganakan. Halimbawa, si Marie ay 6 na taong gulang na noong 3 ng Mayo. Dapat ay kilala mo rin ang iyong mga magulang. Mahalaga na ang bata sa kanyang pagsilang ay may kinikilalang magulang at nag-aaruga habang siya ay lumalaki. Halimbawa, ang aking magulang ay sina Jose at Ana Alpe. Ulitin natin. Magulang, mahalaga na ang bata sa kanyang pagsilang ay may kinikilalang magulang at nag-aaruga habang siya ay lumalaki. Halimbawa, ang aking magulang ay sina Jose at Ana Alpe. Tirahan. Ang tirahan ay isang lugar kung saan dito nagkakasama-sama ang miyembro ng pamilya. Halimbawa,
si Benny ay nakatira sa Barangay San Antonio, lungsod ng Binyan. Ulitin natin. Tirahan. Ang tirahan ay isang lugar kung saan dito nagkakasama-sama ang miyembro ng pamilya. Halimbawa, si Benny ay nakatira sa Barangay San Antonio, lungsod ng Binyan. Paaralan. Ang paaralan ay isang lugar kung saan tinuturuan ang mag-aaral upang magkaroon ng kaalaman. Ulitin natin. Ang paaralan ay isang lugar kung saan tinuturuan ang mag-aaral upang magkaroon ng kaalaman. Sino-sinong nakakasama mo sa paaralan? Magaling! Nakakasama natin ang ating guro at ang ating mga kamag-aral. Masaya tayong nag-aaral dito. Natututong magsulat, magbasa, magkulay, at magbilang. At masaya rin tayo nakikipaglaro sa ating mga kalaro sa oras ng laro. Bukod sa mga ito, may ilan pang mga pagkakakilanlan at katangiang taglay ang mga Pilipino. Kulay ng balat. Ang kulay ng balat ay isa rin pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Karaniwan ang kulay ng balat ng Pilipino ay kayumanggi. Tandaan natin, nagkakaiba-iba tayo sa kulay ng balat. Ang kulay ng balat ay isa rin pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Karaniwan ang kulay ng balat ay kayumanggi. Ating tandaan, ang kulay ng balat. Ang kulay ng balat ay isa rin pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Karaniwan, ang kulay ng balat ng mga Pilipino tulad ko ay kayumanggi. Ikaw, ano ang kulay ng iyong balat? Magaling! Marahil marami sa inyo ay may kayumangging balat din. Kulay ng buhok. Karaniwang kulay at hugis ng buhok ng mga Pilipino ay kulay itim at tuwid. Subalit may ilan na kulot at maiksi din ang buhok. Tulad ni teacher, ako ay may itim na buhok at tuwid. Ikaw, ilarawan mo nga ang itsura at kulay ng iyong buhok. Mahusay! Ang mata at hugis ng ilong. Karamihan sa mga Pilipino ay singkit at itim ang kulay ng mga mata. Ang ilong naman ay di matangos, subalit may ilan na matangos din ang ilong. Si teacher, ang aking ilong ay medyo pango, hindi ito matangos, ngunit hindi ko ito ikinakahiya. Ikaw, ilarawan mo nga ang iyong ilong. Mahusay! Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang apat, lagyan ng check ang kahon kung ang pahayag ay nagsasabi ng pagkilala sa sarili at X kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, kung ang mga magulang mo ay Pilipino, ikaw ay Pilipino rin. Ulitin natin, kung ang mga magulang mo ay Pilipino, ikaw ay Pilipino rin. Kulay ng balat ay isa ring pagkakakilanlan sa sarili. Ulitin natin. Ang kulay ng balat ay isa ring pagkakakilanlan sa sarili. Para sa ikatlong bilang, ang pagiging Tagalog, Bicolano o Ilocano ay may ituturing na pagka-Pilipino. Ulitin natin, ang pagiging Tagalog, Bicolano o Ilocano ay may ituturing na pagka-Pilipino. Para sa ika-apat na bilang, ang pagkakaroon ng pangalan ay mahalaga sa isang bata. Ulitin natin,
Ang pagkakaroon ng pangalan ay mahalaga sa isang bata. Ang pangalan ng kanyang magulang ay dapat na alam niya. Ulitin natin, ang pangalan ng kanyang magulang ay dapat alam niya. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 5, kopyahin ang gawain sa kwaderno. Tingnan ang iyong sarili sa loob ng kahon. Kung babae o lalaki, isulat ang iyong buong pangalan sa tabi ng larawan. Ulitin natin, kopyahin ang gawain sa kwaderno. Tingnan ang iyong sarili sa loob ng kahon. Ikaw ba ay babae o lalaki? Pagmasdan ang nasa larawan, makikita natin na sa gitna ay may dalawang bata, isang babae at isang lalaki. Kung ikaw ay babae, isulat ang iyong pangalan sa bandang kaliwa. Kung ikaw naman ay lalaki, isulat ang iyong pangalan sa bandang kanan. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 6, basahin at unawain. Isulat sa iyong kwaderno ang salitang tama kung ang pahayag ay tama. At isulat naman ang mali kung ang pahayag ay mali. Ulitin natin, isulat kung tama ang pahayag at isulat ang mali kung mali ang pahayag. Unang bilang, ang bata simula sa kanyang pagsilang ay binibigyan ng pangalan ng kanyang mga magulang. Ulitin natin, ang bata simula sa kanyang pagsilang ay binibigyan ng pangalan ng kanyang mga magulang. Ang kulay ng iyong balat, buhok o mata ay mga katangian ng pagkakakilanlan mo bilang Pilipino. Ulitin natin, ang kulay ng iyong balat, buhok o mata ay mga katangian ng pagkakakilanlan mo bilang Pilipino. Mahalaga na habang lumalaki ka ay alam mo ang mga batayang impormasyon ng pagkakakilanlan sa sarili. Ulitin natin, mahalaga na habang lumalaki ka ay alam mo ang mga batayang impormasyon ng pagkakakilanlan sa sarili. Pagiging Bicolano, Waray o Tagalog ay isang katangian ng pagkakakilanlan sa sarili bilang isang Pilipino. Ulitin natin, ang pagiging Bicolano, Waray o Tagalog ay isang katangian ng pagkakakilanlan sa sarili bilang isang Pilipino. Tirahan, paaralan at edad ay ilan lamang sa mga batayang impormasyon na kailangan mong alamin. Ulitin natin, ang tirahan, paaralan at edad ay ilan lamang sa mga batayang impormasyon na kailangan mong alamin. Sa inyong barangay, napakalaki ng itinayong silid aklatan sa tabi ng pamilihan o palengke. Ano ang gagawin mo kung ang mga nasabing gusali ay walang marker o signage?
Ulitin natin, sa inyong barangay, napakalaki ng itinayong silid aklatan sa tabi ng pamilihan o palengke. Ano ang gagawin mo kung ang mga nasabing gusali ay walang marker o signage? Binabati kita! Natapos mo na ang unang linggo ng ating aralin. Kung hindi mo natapos ang pagsasagot nito, maaari mo uling balikan ang iyong module at sagutan ang mga hindi mo pa natapos. Maraming salamat sa pakikinig, mga bata! Tandaan natin na ang karunungan ay kayamanan! Sabay-sabay natin sabihin, God loves me and you! Paalam hanggang sa muli! Please don't forget to like, share, comment, subscribe, and press the bell button for more videos!